Kaya naman, si Pedro ang ating kauna-unahang Santo Papa na habang ngayon sinusundan ni Pope Francis. Kaya si Pope Francis ang aming pang 266 na Santo Papa. Ang pangalan ni Pope Francis ay Jorge Cardinal Bergoglio from Argentina. Ngayon makikita po ninyo, ang natatag ng simbahan ay si Kristo. Jesus sa Matthew 28, Go therefore, baptize them sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya hanggang ngayon, may simbahan. May tinatag ni Kristo kasama mga sakramento para kay mapatuloy. Ngayon, nagkaroon ng development ng simbahan. Ang una ang misa ay sa tahanan. Domus Ecclesiae. Domus Ecclesiae. Sa tahanan. Ipaghahabi-habi ng tinapay. Preaching of the bread. And the bread ito, nasa nagkaroon ng Latin Mass. Siguro, pinakaawag mo nito, di ba? May mamanin pa ang nakatalik ito kay Pare. Pero yung Vatican II, 1960, nagkaroon ng shift. No? Nagkaroon ng paradigm shift. Bakit? Para tayo, mas lalo natin ang katawaan. Sabi nga po sa Sacro Sancto Concilio, number 14, dapat tayong mananampalataya conscious and active participation. Paano mo mangyayari yun? Unang-una, ginamit natin ang vernacular language. Ibig sabihin ng vernacular language, ano ba yung mga lingwahe kada bansa, kada lugar? Kaya ginagamit natin. Kaya may English na tayo, may Tagalog na tayo, may Cebuan na tayo, may Waray na tayo, kasi meron ng shape bakagandog na tawag. Kasama sa Vatican II, yung pag-inom ng mga ministry. Noon, mga Vatican I, mga Vatican II, ang pwede nang mag-serve sa pare ay yung mga nakahanay sa mga magpapare, mga seminarista. Kaya nga mayroon sa mga hanahan ng rango dati, Order, Exorcist, pero tinatawag na document na Mysterio Quaedam, no? Sa document na ito, sinasabi doon na pwede nang buksan yung paglilingkod sa simbahan kahit hindi nagpapari. At kasama mo kayo doon, mga lay ministers. Kaya na makikita natin, inokala ko sa mga laiko. Kaya pinagbabasa na rin, may mga lector, commentator, may mga sakristan, siyempre kayo nga po, mga katuwang ng pare, extraordinary ministers of the Holy Communion para mag-distribute ng katawan ni Kristo. Ngayon, makikita natin, may mga gamit na po. Dapat nga po, unang-una, dapat alam mo na natin ang misa. At alam niyo naman po, ang misa ang itatago ng ipakundi si Jesus. Nga sabi niya sa Luke, hindi po ang kakamali, 29, sabi niya, do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya naman sa itong sinaselebrate natin ang misa, hindi lang ito basta repetition. It is remembering at pinapasangayon natin. Sabi nga yung term is hodie. H-O-B-I-E. Pinapasangayon natin 2,000 years ago kung ano nangyari sa Kalbaryo sa krus. At kung paano pinagpira-pira si Jesus ang tinapay na kanyang inialis sa kanyang mga lagad na naging katawan at ang dugo na kanyang pinaswasan bilang dugo sa misa natin na ginagawa araw-araw sa ngayon. So, pagsasangayon. Ngayon, kaya dito nga po kayo, may mga lingkod, para tulungan ang taong magsamba sa Panginoon Diyos. Dapat klaro po sa atin yan na ang unang sinasamba natin na ng iba, hindi ang Diyos. Tayo tumutulong sa mga pare bilang mga agapay, co-workers sa ugasan ng Panginoon. Kaya naman dapat tayo palang pumalingkod, alam natin ano ba yung pagkakasunod-sunod ng banal na misa. At ang padalatan po yan si brother, meron pa ako ng soft copy. Hindi ko pang didiscuss ngayon, pero meron pang explanation doon. Bawat part ng mass, papadala ko po kay brother sa messenger para ipadala ko na lang po sa inyo.
So, yung mga mahalagang dalawang parte ng misa, yung salita ng Diyos at yung Eucharistia. At alam naman natin sa salita ng Diyos, ito'y nanggaling sa Old Testament, New Testament, yung Gospel natin, at yung Eucharistia, ito'y tungkol sa ginawa ni Kristo na paghati-hati natin napay at yung alak kapag kanyang nagibahagi din. Ngayon kailangan, alam po ninyo, ano yung mga gamit ng simbahan. So, yung parts ng manalagay sa mami, papadala ko sa inyo, bibigyan din po namin ng copy ng mga sacred vessels. May mga sacred vessels para saan? Para makita natin matulog sa ating pagsamba. Dahil ang misa nga is the highest form of prayer and worship. Walang tataas kahit rosaryo sa banal na misa. Ang banal na misa ang sentro ng ating buhay Kristiyano-Katoliko. Amen? Amen. Alamin po no, sa patulog. Next slide po, brother. Yan. Una yung chalice. Ang ganda po pala, may paliwanag. Actually, pwede na kayo dito mga brother, magpaliwanag, no? Inantay niyo bang talaga ako, no? Parang yung chalice, pinaglalagyan at ipinuluman na inilagay alak sa misa. Mula sa tangalin na kalix, sa nangahulagang kopa o mangkok, no? Yan po nilalagay yung wine, yung vino na ginagamit natin. Siyempre, hindi po emperador, di ba? Meron pong mass wine. Hindi po pwede yung tag ito yung black label, hindi mo lang coke. Hindi po ganun, di ba? Ano natin ay ganda yung mopo o yung mass wine na ginagamit po natin, no? Ito ay grapes, no? Ginagamit po natin. Para siyang ano, goblet pag tayo mininom. Pero ito naman po ay canis. Sunod po yung ciborium o ciborium. Ito ay sidlat ng mga maliliit na hosta na pinagpamahagi sa tao sa komunyon at nilalagat ang ating kira sa tabernakulo. Yan, mula sa salitang ciborium na isang kopang inuman na kakabugis nito. Yung ciborium po, parang chalice, no? Yun nga lang po, may takip siya, kaya mag-distinguish nyo po agad. Yung ciborium, pero dito po natin nilalagay yung mga small hose. Tapos po, nire-reserve yan saan? Sa tabernakel. Nakikita po ninyo yung tabernakel natin sa pinakagitna, sa baba ng krus. Tapos kapag may ilaw yung sanctuary lamp na pinatabernakel, ibig sabihin, may reserve ay laman na katawan ni Kristo sa pamamagitan ng hostia. Pag nakapatay po yung sanctuary lamp, ibig sabihin, walang consecrated host po doon. Ay po yung role ng sanctuary lamp. Madistinguish natin yung mga lingkod kung yun may laman na katawan ni Kristo. Kasi kung wala, okay na lang kanina tayo mag-bow. Pero kung may meron, basta sa'yo ng our reverence, magalang, nag-bow po tayo. Next po. Paten, hugis na ito na nandiyan ng malaking ostya. Yung ginagamit po ni Father para mag-distinguish, no? Kasi alam naman po ninyo, kapag linggo, sobrang dami ng tao, kapag yung small hose po, hindi ko makikita. Kailangan ko visible. Diba? Visible. Yan, yung fluids po. Yan po yung alak at tubig na ilalagay ko sa chalice. Next po. Ato, close po. Yan. Lababo, your picture and basin. Ito yung ginagamit pagbubuhay sa kami ng pari matapos may handa ang mga alay. Katulad na may paliwanag ko po sa mga member ng lay ministers natin. In the Old Testament, kapag sinabi kasi pag-aalay, ito yung buhay na hayop. Tupa, papa, madugo, bloody. Kaya naman, ang ginagawa after ng mga unang pari nun, sa lumang tipad, naguhugas ng kamay as a sign of cleansing. Pero ngayon, New Testament, dumating si Jesus Christ, ang in-offer niya, hindi na madugo. Mismo sarili niya ang in-offer niya. Kaya naman, bakit naguhugas ang kumay ng mga pari? As a sign of spiritual cleanliness. Kaya sila naguhugas ng kamay. Next po, pics. Ito po yung ginagamit ninyo kapag kayo may bibisita sa mga kapatid nating masakit para dalhin ang katawan ni Kristo. Hindi po siya pwede ilagay lang sa bulsa. Oh Lord, kapag mo na. So, nakalagay po sa pics. No? Next po. Monstrans. Ito yung sisidla ng banal sa sakramento para sa patanghal ng pasok. Chapel po natin, hindi muna yung nanginan ni Father Orlin dahil pinag-uusapan ko pa ata kung sino yung magtatanod.
sa Adoration Chapel. Kaya ako, sa Adoration Chapel, parang sa baba, wala ko siya naka-expose na monstrance mo, no? Alam naman ninyo, Adoration Chapel, yan yung way natin para magkaroon ng silence prayer, no? Na kung saan, si Cristo mismo ay hindi nakatago, naka-expose sa monstrance. At madalas ay minananakaw sa mga lumang simbahan kasi nga, gold ko yan. Pero ngayon, hindi na naman po ganun. Gold plated lang. Next po, yung lunes, ito po yung nilalagay dito po sa loob. Pinapasok po siya. Para hindi po siya pa paligiwang-giwang. Next po. Yan, as per you do. Kaya kita naman po rin, no? Parang microphone. Dati po meron yung joke, may pare na halimutan niya. Makalit as per you do itong microphone. May sa Kristen, may hawak na yan, as per you do. Kaya na parin. Hindi sa program. Joke lang naman po yun. Kala daw po ng pare, parang basbas. Sinawasaw sa tubi. Pagkanon. Sumabog daw. Pero ito pa ginagamit natin pag basbas. O na marami tayo containers din para pagbisik ng holy water. At kayo rin po bilang mga lay ministers, pag sinabi po ng pare magbasbas kayo, pwede po kayo magbasbas. No? Halimbawa po sa misa, halimbawa kanina po sa lagapan, ito ang ni Father Erwin, pwede po kayo magbasbas. Sa isip po sa role po yan. Sunod po, communion plate, ginagamit po ito para saluhin yung mga mumu particles ng mga hostia. Nirimit ko na po yung mga sakristan natin. Regarding sa kanilang pesto, baka sila ay harap pa sila ay. Nirimit ko na po sila ng meeting po nila. So ito yung hawak mga sakristan para pag wala ano. Sinasabi po namin ito kasi minsan po walang sakristan. Yung mga bata, mga apo po ninyo. Minsan kayo po yung naging sakristan din. Lay minister, tapos kayo din po yung magsiserve po bilang mga sakristan. Next po. Ito po yung turibod, incenso. I can see incenso sa book of the prophet Isaiah. Katulad ng mga usok na umaangat ang mga pagdala natin nadala sa katalitan. Kaya meron tayong incenso. Ngayon, incense po, tinalagay yung incenso sa kung saan nalagay sa turibod. Kaya sa ganon, maging solemne yung ating misa. Di ba kayo mapapasin ninyo, kapag may usok, parang beres walin ng misa. No? Hindi po dahil nakakahayo yung insenso, kundi dahil ito'y papakita para madagdagan yung kapatanan ng misa. Yes po. Yan, Ben. Ginagamit ito upang makapagansin sa mga nasisimba. Ikaw nila kanilang pansin sa ginagawa ng bana, lalo sa mga halagang parte. Kaya meron po tayong Ben. Sabi nga, di ba, ang Ben is the voice of God. Pero alam niyo naman po yan, ang mga bata, kahit po ako, nung sakristan po ako, unang pinag-aagawan pag nagsisurvive, bell. Kasi palagi maraming gawa po sa bell. So itong bell, may mga particular po yan sa part ng misa kung kailan ko gagamitin. Kaya kung mahalaga, pag pinadala ko po kay brother yung parts ng mass, basahin po ninyo yun, Tagalog na kung ibibigay ko parts ng mass, may paliwanag na rin po doon na yung ginagawa ang kahadang parte ng misa. Matrat ang ginagawa po yan kapag Good Friday. Dahil walang bell. Kasi ang bell is a sign of praise and worship, pagsamba. Dahil naalaan natin, binubunitan natin sa Good Friday ang kamatayan ng ating Panginoong sa Kristo, matraka at ginagamit. Or takatak. Yan. Next po. Seriales, yan. Cruz ginagamit sa kanyang candles. Sunod, processional candles. Yan, sacramentary strand. Ano mo yung sacramentary? Ang sacramentary, ito yung akla ng pagbibisa sa Roma. Ito yung inapproved na prayer ng Roma na ginalaman ng mga panalangin ng misa. Kasi makapansin po ninyo, sa bawat araw, depende po yung sinong sana sinaselebrate din natin. May particular prayers din po sila doon. Halimbawa, ngayon, may third Sunday tayo. Sa Sunday, bukas 24th, iba na gagamit yung prayer. Yan, tapos altar candles. Bukod po pala doon sa misa, papadala ko rin po yung kalendaryo ng simbahan. Kasi ang simbahan natin, sisimula sa December, Pasko, so ay Advent muna, sunod Pasko, tapos after Pasko, Lent, after ng Lent, yung Paschal Triduum, Holy Thursday, Good Friday, Good Saturday, Easter, Ordinary Time, matatapos ang Ordinary Time sa Christ the King, kasi ikot na naman sa Advent. Padala ko na lang rin kay brother.
So ito yung mga libro ginagamit natin. Ito sa kanina, Sacrament Valley, Lectionary, ito yung ginagamit ng mga lector and commentator. Naglalaman ng salita ng Diyos, Old Testament and New Testament. Gospel book, particular lang yan kay Matthew, Mark, Luke, and John. Misalet, ito yung guide ng Mass na nakikita natin sa St. Paul's SM. Kada linggo, may mga kanyang binibenta sila ng St. Paul. Ito naman po yung mga sacred linens. Altar cloth, ito yung cover na tela na patong sa dambana. Corporal, ito yung hugis parisokat na keras ng telang linen. At ito yung tiklos tatlong bahagi yan. So yan, kaya tayo may corporal para sa lubog ng mga particles na ano? Kaya mapasin ninyo, nakalagay na po sa akin yung sa altar dahil para yung mga sakristan, hindi sila maglalakad. Kasi role po talaga natin yun, hindi naman role ng mga bata. Para maiwasan na yung mga batang pagpagpagpagin, nilagay na po talaga siya doon, nakafix na po siya doon. And then napalitan siya lang kay Mickey in the end of the week para kapalit na. Kaya po ako, misa pag ako nag-release din, meaning kung pinag-aaral, no? Nagaan ng mga particles sila, check ko rin yung corporal. Kung may nakita ng mga mungo. Next po, purificator. Ito po yung, from the word itself, purify, no? Para sa lain. After po kasi ni Father, nilis ng chalice niya, tayo ng tubig, ito may pamunas. Sunod, pal. Ito yung matigas na pang-cover sa chalice para walang insekto na babagsak. Next, stola. Pinapatong sa damitong pare na meron yung ibang kulay. Katulad ko na mamaya, sabi ko kanina, kapadala ko sa inyo yung mga liturgical calendar natin, may kaakibat mo yung kulay. Pag Advent, Palilet, pag Pasko, puti, pag Lent, Violet ulit, pag Ordinary Time, Green ulit. Tapos, minsan pag mga celebration, white and gold, pag kay Mama Mary, color blue. Pag Martyr, color red. Ayan. Ito po yung tabernacle kung saan natin nilalagay yung mga nakitirang consecrated na katawan ng Kristo. Ito po yung credence table kung saan po pinapatong ang mga gamit na pag-usapan natin ngayon. At kung saan din po kayo maglilinis po purify ng mga particles sa hospital. Ambri. Wala tayo dito. Ang meron ganyan ay yung katedral. Kung saan nilalagay ang banal na Krisma. Na langis na binasbasan ng Christmas, Holy Thursday morning. Yan, alam mo po tayo sa Sacramium. Pero kung pinaglalaw po yung sakristi, hopefully na magpagawa. Kanagawa ng Sacramium. Bakit? Yung Sacramium na yan, halimbawa po no, merong ostya na natapakan. Tutunawin natin yan sa tubig, sa gamit ang inyong ciborium, yan natin inatapon. Kasi ang sakrarium na yan, ang tubo niya, diretso saan? Sa lupa. Hindi siya sa natapakan. Diretso siya sa lupa mismo, yung tubo niya. Kaya sa sakrarium, yan rin hinuhugasan yung mga purificator, lahat na may kaugnayan sa particles sa katawan ni Kristo, yan ang ginagamit, sakrarium. Hindi lang po yung pag-disinfect ng bagay. Yan talaga yung mga mga sakarium, kahit sa simbahan, mga simbahan, diretso sa lupa, hindi po sa kanal. Next po. Sinabi ko po sa inyo kanina, na din ang tabernacle. Kung nakasindi po yan, ibig sabihin, may consecrated, may pinabaspasang hostia na nakatawa ni Kristo. Pag wala po, patay yan, ibig sabihin, wala naman yung tabernacle. Yeah.
Apa eh, kalau bisa berani nyawa kali sakit ini dikasih dengan bahasa bapak-bapak paling nanti nanya dari nyawa bikin dikasih dengan bahasa kalau bisa atas dengan apa boleh terpercaya bapak apa yang boleh ayo kalau satu nyambung bapak ada dari saat ini ya dari disurvey dari disurvey saat siapa jadi dengan apa saatnya atau untuk kasih gitu lah itu kami sih belum bisa ya kami sih cuma sih masih sih pada situ jadi di sana pada satu kelarannya oleh kita dibimbingkan dengan menunggu saya memisah nanti kalau kita memimpin itu adalah masa itu ya kasih kami sesaat itu ini kan sudah dalam gospel nah bisa dalam penilaian. Ngayon, dapat talaga dito. Pero sabi niya, kinukonsider kasi pag hindi tayo nasimba na dito kasalanan. Kasalanan na, hindi ko umisal yun. Ngayon, kung hindi na kapagsimba ng organ ni Mas ng Sunday at nakipag-tripping na may misa para sa patay, kinukonsider ng simba na dito. Paratos na iwan. Okay, maraming maraming salamat. At ngayon ay pinagpagtatapos natin. Tumagin natin si Brother Rick para sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo lahat. Sa kala ng mga manalo na sa ganito sa ating mga kapatid. Diyos namin makapangyari ng gawa ang mga natutunan po sa araw na ito ng aming mga bagay magiging may ministero sa itumibong po sa kanilang isip, sa kanilang puso, at awa ito po ang magbigay sa kanila ng lakas upang maging karapat dapat po sila na inyo po magiging po. At Diyos Ama, tulungan po sila sa kung ano man ang mga palakip at awa ang banal na Espiritu ay may guide sa kanila upang lubusan po nilang maihatid kayo sa mga taong nakakailangan ng servisyo nito. Duwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Sa kala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umagang tapon patulong. Okay, maraming salamat po sa atin lahat. Okay na to? Okay. Salamat po.